Rise and Shine, mga ka-Respi! Ito na muli ang inaabang araw-araw ng mga gabay, patnubay, palala at prediksyon ni Master Hans Kuwang ng araw ng Miyerkules, ika-28 ng Agosto, 2024. Para sa mga pinanganak ng Year of the Rat, ang iyong career at trabaho ay magiging stable lalo kung sasamahan ng pagsisikap, entusiastap at atensyon sa detalye. As always ha, may mga naiinggit, nagagalit o gustong balikan ka sa mga nagawa mo sa kanila. Blue at one ang swerte kay Year of the Rat. Since stable na ang job at negosyo sa mga ox, stable pa din ang income at iba pang finances. Brown at 9 ang swerte kay Year of the Ox. Sa mga Tiger naman ha, pinakamabisang talisman sa iyong wedding bands para problema ng married life. Always wear them, lalo na ngayong ghost month. Magsuot ng mga Cures Amulet. Purple at 1 ang swerte kay Year of the Tiger. Eto naman sa Year of the Rabbit, iwasan ang masyadong stress. Make sure na may time ka para sa sarili at mag-enjoy. Mag-nature walk or mag-mulling. Pero make sure din ha, na hindi lalagpas ang budget kung mag-shopping. Peach at 7 ang swerte kay Year of the Rabbit. Sa mga Year of the Dragon naman ha, focus on your energy na matuto ng mga bagong skill instead na magmagaling-galingan o magmuna o magpupuna sa mga kakayahan ng mga basbata sa'yo. Baka mamaya, ikaw pa ang mas maunang mag-retire sa kumpanya. Orange at 2 ang swerte kay Year of the Dragon. Ingatan ang digestive system sa mga Year of the Snake, lalo na sa mga trending diet o mahil kumain ng mga raw foods. Yellow at 5 ang swerte kay Year of the Snake. Sa mga pinanganak ng Year of the Horse, ha, hindi advisable ang mag-loan para gamitin sa negosyo, lalo ngayong panahon ng Ghost Month. Red at 9 ang swerte kay Year of the Horse. Eto naman sa Year of the Goat, it is not advisable ngayong Ghost Month ang relationship, engagement, and most especially weddings. Puro ng conflict, obstacle, at bad luck na energy na pwede maapekto sa future family. If you want to push through, ingatan, make sure with caution yan or ipacheck kay Feng Shui Master Hans Kuwa. Gray at 6 ang swerte kay Year of the Goat. Make sure na lahat ng mga bayarin ay nababayaran para sa mga pinanganak ng Year of the Monkey. Lalo kung ito'y matagal ng utang, maging malaking problema yan kalaunan. Purple at 2 ang swerte kay Year of the Monkey. Huwag masyado mapagbigay sa mga kamag-anak sa mga pinanganak ng rooster. Hayaan mo sila magtrabaho at tumayo sa sariling paa. Hindi ka pinanganak para magsustento sa kanila ng lifetime. Green at 6 ang swerte kay Year of the Rooster. Eto naman sa Year of the Doggy, huwag makipag-gamble sa iyong relationship. And it will only end very badly. Hindi okay. Samantala, ang relationship na pinagplanuhan ay magkakaroon ng maaliwalas na outcome. Kung nasa complicated relationship ka pa rin, pag-isipan itong maigi. Gold at 3 ang swerte kay Year of the Doggy. At sa mga Year of the Piggy naman tayo, makinig sa sinasabi ng iyong katawan. Huwag baliwalain ang simpleng sintomas, kaya continue to exercise and always eat a well-balanced meal. Green at 1 ang swerte kay Year of the Piggy. Kuli po, ito po yung mga gabay, patnubay palala at prediction lamang ni Master Hans Kuwa. Nasa inyong mga kamay, nasa lalay ang inyong tagumpay. Kaya always be positive at i-claim ang mga swerte, mga ka-RSP. Maswerteng umaga sa inyong lahat.